Magpapalit lang tayo ng flasher relay, tapos yung switch natin mismo, na stock na switch. Bilis lang. So, siyempre, kailangan natin baklasin yung headlight cowling natin, pati yung side mirror natin. So, baklasin na natin. Tapos ito yung stock na hazard switch natin. Ito. Tapos ito yung flasher relay natin. Stock. Ngayon, kailangan lang natin palitan yan. So, may mga nabibili dyan sa Shopee. Ito guys, yung nabili natin sa Shopee. CR7 na flasher relay. Tsaka hazard switch. Pang GTR 150. Hindi ko lang alam kung may mga kapareho siyang size, pero madalas sa Honda, pwede ito. Kabit na natin. Palitan nyo lang yung ano, yung flasher relay. Yan, ito yung stock. Palitan natin ng nabili natin. May pattern na yan kung paano isasalpak. Ganyan lang. Siyempre, ikabit na din natin doon para stable yung pwesto niya. Ay, wait. Testing muna natin. Tapos, ito yung stock hazard, stock na signal light switch natin. Try muna natin. Gayain nyo lang kung paano siya kinabit sa stock. Pakita mo ba? Yan. So, ganyan din natin siya ikakabit. Ngayon, testing natin kung gana siya. Okay lang yun, yung harapan. Left. Right. Hazard. Yun, di ba? Sobrang bilis lang. So, yun. Siyempre, kakabit na natin yung cowling natin. Pero, siyempre, istanggalin muna natin yung stock na switch natin. Pagtanggal yan, itutulak mo lang yan. Tulak mo lang. Pero, siyempre, magdaan-daan lang kayo. Siyempre, baka masira yung lagayan natin. Oh, camera na naman. Tapos, secure na din natin yung lagayan ng pinalitan nating hazard switch, hazard relay, flasher relay na. Kabit na rin natin yung socket ng ilaw natin. Siyempre, baka makalimutan nyo. Saka kayo, wala kayong headlight. Ganun lang, kabilis. Okay. Sa likod din.